Mga Pis, Puyang Sari, ano ba? Ano ba, Pis, mga balita dyan sa inyo? May iba mo tayo na kwentuhan. Pag-usapan nga natin itong nausong sayo uli ngayon sa Cavite. Ito, dati na itong nauso, talagang sikat na sikat to sa buong Cavite. Particular dito sa Imus, Dasma, at sa ilang karatig na lugar dyan. Ituro to sayo na ito eh. Nawala na sa uso. Ngayon, nagbabalik at nauuso uli sa mga barabarangay. Ito yung tawag nila, bakte. Ha? Bakte. Ngayon, ang tanong dito, saan ba ito nagmula? Paano nauso? Paano sayawin? Pero ang importanteng tanong dito na kailangan natin masagot, sino ang nagpauso nito? Yan ang pag-aaralan natin. Noong mga taon ng middle 1970s, ito yung ano eh, yung pumutok at nauso yung mga banda ng international band sa Pilipinas. Banda ng Led Zeppelin, Deep Purple, Nazareth, Black Sabbath, Rolling Stones, saka marami pa. Basta sabay-sabay halos yan eh, middle 1970s. Ha? Tandaan nyo yan, middle 1970s. Yan, ating yung kanta na yan, Deep Purple. Isa sa mga paboritong sayawin niya ng tropa noong araw, noong 1970s, ng middle. Rolling Stones, Honky Tonk Woman. Sikat na sikat yan. Ito sarap-sarap. Ito sarap sayawin yan. Torbado Lopet, Honky Tonk Woman. Satisfaction, Rolling Stone pa rin yan. Udah sarap sayawin. I can get no satisfaction. Eric Clapton, Tool Sa Time. Ow, tikna. Higop na higop ang tropa dyan. Alam nyo yan? Highway Star. Iron Man. Tell Mama, Saboy Brown yan. Alam yan? Paranoid. Sabat pa rin yan. Woke up this morning. Ikot na ikot. Ikot na. At yung mga kanta na yan, ilan lang yan sa mga umuso talaga at pumutok na maigi noon sa Pilipinas. At yung mga panahon na yon, yun yung kasagsagan at kausuhan ng marijuana at saka yung tiyatawag nilang cup syrup noong araw na naging bisyo, na ginagawang bisyo noon ng kabata. Wala pang shabu noon, wala pa, hindi pa uso yung shabu. Marijuana pa lang noon ang ginagawang pag-a-addict ng mga nag-a-addict noong panahon na yon. Eto ngayon, at nung panahon na yon, marami ang ito eh, isang grupo ng kabataan, magkakatropa, na pagka umatin ng party, eh,
talagang hindi sila makasayo na ayos kung hindi kargado ng marijuana at saka yung cup syrup. Eto ngayon, nung sila pumarti, yung mga ganyan tugtog, Dire Straits, hindi nila masabayan ng kanta kasi siyempre, mga lungon-lungo na sa ano nga eh, sa marijuana at saka cup syrup eh. Yung sayaw nila, slow-mo. Tapos, yung sayaw nila, parang inihambing nila, baga parang gawa sa ano, parang nag-ihilan ng lubid. Tawag ito, yung nagpapalipad ng pupugayo. Tapos yung parang nagsaserve ng shabu, parang gano'n. Nag-ihila ka eh, parang nag-ihila ng tali ng kalabaw, nahirap na hirap. Kaya mula noon, nung sila napansin ng mga tao, na kada paparty sa mga baryo-baryo, napunta sila. At yan ang sinasayaw nila. Yeah, sinasayaw lang nga nila sa sayaw, sa tugtog na rock and roll. Kaya yung panahon na yun, nabansagan na yan, na tinawag nilang sayaw ng lakas tama o sayaw lakas tama. Wala pa yung salitang bakte nung araw na yan, ang tawag nila dyan noon, sayaw lakas tama. Ito yung ano eh, panahon ng mga hippie-hippie noong araw nung middle 1970s na yon. Tapos pagka ano nga, yung nga pagka sila ipaparty, di tumugtog na yung rock and roll ng mga ganyan tugtog, mga Nazareth. Pag sila pong magitna na, di kain pang anong matatanda eh, ayun na niya mga lakas tama, ayun na niya papadali na niya. Ngayon yung bakte, yung baktingan na tinatawag na nga ngayon, yung sayaw lakas tama na yan, ang sayaw niya, parang ano yun eh, battle. Nagbabattle sila. Tapos ano yan, sayaw ng dalawang tao o higit pa o isang grupo na parang sila naglalaban sa pamamagitan ng sayaw. Yan ang pagsayaw na tunay niyan. Dalawa yan, dalawang tao nagsasayaw niyan. Na parang, yun nga, nagbabattle silang dalawa. Tsaka bis, alam niyo ba, noong araw, yung entrance fee sa mga babae, libre ang babae noong araw. Walang bayad ang babae. Alam niyo kung bakit? Ganun ka importante ang mga babae noong araw. Kasi ang mga babae noong araw, para umatin ng party, pinag-iimbita yan. Iniimbita yan ng mga kalalakihan para umatin lang ng party. Ngayon ito, ang sistema niya, ang regulasyon niya. Susunduin niya ng mga kalalakihan. O, isang grupo, isang tropa, susunduin niya yung mga babae. At ang regulasyon, kung sino ang sumundo doon sa babae, siya rin ang maghahatid. Ganon ang kondisyon niya sa magulang. At kung hindi mo maihatid pis yung babae na sinundo mo, nako pis, isigrasya pamukhaan mo pis, maloko ka na pis. Kalimitan yan, pagka maaga-aga pa magsisimula yan, disco pa tawag noon, hindi pa hip hop, disco, ha, disco yan. Tapos mga hanggang alas 10, puro disco yan, puro sayaw, puro disco lang yan. Pagdating ng mga banda alas 10, diyan na magpapadali ng kantang mga love song yan. At kung tawag nung araw nga sweet, yung mga slow rock, yung mga Scorpions, Always Somewhere, yeah, yan ang mga padali, yung mga Just For You ni ano, ni Cliff Richard. Ito ngayon, sa mga ganong oras, wala pang rakyan, di pa. Pagdating ngayon ng alas 12, eto na. Pagtugtog ng rock, opo, pagitnaan na yung tropag yan. Kanya-kanya sayawan na. Mga lakas tama na. Kanya-kanyang sayawan na yan. Labasan na yan. Yun nga, ikampi na matatanda. Ayan na niya, mga lakas tama. Papadali na niya yan. Ayan na ikaw. Tignan niya. Mga sabog na sabog niya. Mga buwan na yun. Tignan. Tapos, mga 1979 o late 70s, papuntang 1980s, kasabihin naman yung pumutok na yung ano, yung local band ng Pilipinas. Yung mga Juan de la Cruz Band, yeah, sina Pepe Smith, Mike Honopol, Wally Gonzalez, Sampaguita, Maria Capra, yun pa ba iba? Meron pa, marami pa. At yan yung mga banda na nabansagan, na kung tawagin nga nila, Pinoy Rock Band. Pinoy Rock.